Hey guys, konnichiwa. So ngayon, andito kami sa harap ng company. Palabas kami ng gate, papunta kami ng convenience store kasi magpapadala kami ng pera sa Pilipinas. So ito, lalakarin lang namin. Minsan, pag gusto namin pumunta ng convenience store, pagkatapos ng trabaho, nakikisabay kami minsan sa mga, ano, sa mga Japanese. Pero kasi ngayon, medyo late-late na kaming lumabas ng bahay. Ano siya, mga alas 7 na siguro yan or 6:30. Kaya wala na kaming naabot ang mga Japanese. So ayun, ginabi na kami sa daan ni Jen. Medyo malayo-layo rin siya, 15 minutes to 20 minutes yung nilalakad namin bago namin marating yung convenience store. Ang ganda ng bulaklak niya. Kaya pinitas to dahil kay Nen at dilaw niya. Para may kasama siya pag nakulong. Siya yung pumitaas, sasabihin niya ako yung may favorite. Favorite ka sa mga dito na kami sa convenience store. Okay, kung muna dito yung tawag. Ayan. Medyo malamig dito. Hindi ba malamig? So kami maghuhulog ng pera. Alam niyo ba, 4 years na kami dito ni Jen. Si Jen mag-5 years na. Hindi namin alam na may hulugan pala dito sa convenience store. Huli na lang nalaman namin. So ayan, naghuhulog na si Jen ng pera. So yun, dahil sa maraming nagtatanong kung magkano ba yung sahod namin dito. Ito yung sa pangalawang maraming tinatanong, lalo na sa messenger. Yun yung mga nagme-message sila kung magkano daw yung sinusweldo namin. So ngayon, sasabihin ko na kung magkano ba yung sinusweldo namin. Dito, ang sweldo namin, parang pinaka-basic namin is 45 hanggang 50. Yun, walang overtime yun. Ganun yung sweldo namin pagka walang overtime. Pero pag may overtime kami, umaabot siya ng 70,000. Yun, 45 to 70,000 yung malinis na siya na sweldo. Ano siya, kaltas sa lahat. Kinaltas na yung sa bahay, sa dorm, sa kuryente, sa tubig, sa wifi. Basta yun, malinis na yung 70K na yun. Ang pagbabayad sa amin dito is per hour. Yung per hour namin is umapatak siya ng 325 something. Yun, per hour na yun. Tapos pag overtime naman, ano siya, nasa 430 something. Pero sa kategory ng trabaho namin na sewer, ano, kami pa yung pinakababang sweldo. Kasi ang pinakamataas ng sweldo dito is yung mga farmer. So ayun, tapos na kaming maghuhulog ni Jen. Ayan, bibili-bili na lang kami ng aming makakain kasi ano, kasi gusto naming kumain doon sa labas. Hanggang dito na lang po guys yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po and ingat po kayong lahat. Bye-bye!